dito, ito na rin yung pinaka cut loss mo. Support. So yun na yung nalaglag. So ito na yung ano mo, ito na yung support mo. Parang ganyan. Adjust mo lang. Ganyan. So ngayon nandito yan siya. So ngayon kung mahilig ka sa DB50, ito na yung ano eh, ito na yung consolidation na gusto mo. Ngayon kung mahilig ka sa DB50, ito na nauntog siya dito sa resistance. Oh. Ito na yung resistance, adjust mo lang ito ng konti. Kasi yung resistance naman hindi naman siya ano eh, area kasi yan, so support eh. So hindi siya actual talaga. So yan na yung ito, ayan, adjust mo na lang din. So yan na yung ano mo, yan na yung buong ano mo. Ito na yung resistance mo, ito na yung support mo. So ngayon kung mahilig ka sa DB50, kung mayroon ka namang na backtest na DB50, yan. So laruin mo na lang. So ang ina-expect ko nito, kung hindi ito, kung ito na yung resistance niya, magpo-pullback yan. So magpo-pullback na rin. Kung ito na yung pinaka-resistance niya, ang sunod kasi sa resistance sa identification, magpo-pullback. Pag dapat mag-pullback, sir. Oo. Di, kung... Depende naman siya eh. Basta kung... Ganyan lang. Ganyan lang yung pag-identify. Pero sir, ay dapat ba mag-pullback para masabing healthy siya? Or... Kung strong tong yung resistance niya, usually kasi magpo-pullback. Ang ini-expect ko, siguro magpo-pullback. Mas gusto ko rin mag-pullback para mag-create ng ano, solid base. Na base. Solid support po siya. Ako na-trade ko yan, sir. Eh. Doon sa ano pa lang. Oh. Ito yung sinend ko sa group. Doon pa lang sa ano. Nilaro ko lang. Ito, nasa bus pa lang. Hindi dito pa talaga sa consolidation yung di ba parang nag ano siya cloud kan hindi diyan dito kasunod na ano yung may consolidation diyan bandang 19.20 yan yun yung average diyan nasa basa ko yan sa ano lang second day yata ito itong yung may doji na ano diyan oh yan o baka anong benta ko mas sinend ko yung sinend ko sa group. Ano yung reason mo for buying? Ano pala yung bakit ka bumili dito kasi may maliit na consolidation. I-share mo sa ano sir? Na nilaro ko lang yun. I-share ako mag-share. Ano ba? Sige. Paano ba yan? Paano ba i-share? I-ano mo ako? Sharing. Oo. Tapos mo ska. 15 minutes na pa. I-share ko sa ano? Or yung senior ko kung naalala niyo pa dito consolidation at dehydration eh. ito yan dito sir naiwan ako niyan mabilis kasi to itong dito yung banda eh pero nakuha ko tong criteria na to pa for buying sa one day kumbaga itong candle na to ito. Kasi nakita ko tong ito eh, may pressure talaga itong may buying pressure, malakas talaga na buying pressure dito banda eh. Nakita ko lang tong MRC nung nag-send si Sir, kasi pangalan nun, nasa group. Yung nag-selling tapos pinakita niya yung ano niya. Sabi ko, antayin ko nga yung pullback. Ayan, hindi pa nga yata na binitawan niya dito eh. Tapos inantay ko dito eh, nag-conso pa. Dito nga sana ako papasok eh may nasa bus ako nito biyahe papuntang Kaohsiung. Eh parang nag-tight dito. Ayan. Sabi ko malaruin ko nga 'to nasa bus, cellphone lang nga 'to. Tapos doon ako sa console. Pumasok ako dito. Consolidation at the highs. Ito 'to, ayan. Pagkaalam ko 1920 'to eh. Ayan dito. Tapos dito ko binenta, sir. Dito lang. Ito yung ano ko. Resistance dito. Basic ko tong ito. Sa 15 ito minutes. Lang. Sa 15 minutes. 15 minutes ko siya pinasok. Naghanap. Pero yung sa daily na ano. Daily yung bias. Kasi usually, kasi pag 15 minutes mo siya binay, dapat yung
yung ano mo rin, yung reason of sailing mo sa 15 okay. minutes din. Kasi kung mag-change tama, ka na, tama. Tama, iba yung graph eh. Dito ko binenta. Kuha, parang pero genius. Pero ano yung bias mo po sa ano sa daily? Sa ano po yung naging bias mo doon? Ano yung naging trigger niyo sa wala, daily? Wala na. Kung nabalikan ko yun, kung nabalikan ko pa yun, ma'am. Kasi kung sa daily, hawakan ko sana yun eh. Ano? Ay, di. Sa daily po. Parang wala akong makita entry point sa entry point mo sa daily. Sa daily? Paano ba? Alin yung? Sa entry point niyo po. Ano po yung trigger niyo sa daily? Ay, ito yan. Ito nga, ito yun. Yung mga week niya. O, parang pullback lang yun. Pullback din to eh. Pullback lang. Ito kung papasukin mo kasi to kahit bullish, parang ano na eh, sobrang risky na eh. Ito oh. Ngayon, daily ako nag-ano, daily yung bias ko. Tapos sabi ko, lalaroin ko nga ito sa ano, 15 minutes. Ayun, nilaro ko sa 15 minutes. 10% lang. Mga 8,000 rin yun. Pamasahe. Malaki na yun, ah. Then is game. Hindi sila pumasok sa inyo. Dito. Isil. Yan lang. Sarap pa nga sana. Eh, nung mga nakarang araw tumaas, sabi ko, ay, nako, kwenta agad yung ano. So, kung hinawakan pa, ay, ganun naman eh. O, 100%. Eh, wala eh. Yun yung Makati talaga eh. Yun talaga yung laro na natin eh. Tsaka, sa ngayon, kumbaga, pag day off ako or pang gabi talaga ako, hahanapin ko yung kung saan may opportunity, parang ganun. Maliban na lang kasi kung full time ka, parang sige, ano muna. Pag trade, binabase ko lang kasi sa ano, sa day of core pang gabi ako, ganun. Yun lang. Yun nga, mahito, sir. Sige, sir. Ilang buwan ka na nga, sir? Ilang buwan ka na nagan? Full time? Hindi ka ba na iinip, sir, pag ano? Nagsasabong ka rin, sir. Nagsasabong ka rin ba, sir? Mahilig ka rin magma sa manok? Ay, alam. Ay, ba? Oo oh, nga, no, kasi ano, no. May hawa ko ngayon. Sige, share ko to. Peach. Yan. Tendero to si Ten hawa ko ngayon, PHA. Mabilis, sir. Mga mabilis. Saka yung weather, sir. Saka yung weather. Winter na. Malakas? Malakas, sir? Okay. Kala ko. Converge, oh. Ano ba yan? Iyak. Pwede. Oh. Ikaw, sir, Mike. Tingin mo sa Converge. Wala pa kasi yung mga ano eh. Wala pa. Para kasi. Yeah. Ayan. Gusto sa picture. Kailali. Hindi ko nga alam na ano yun. Pumasok na pala. Kaya nga, hindi ko rin alam na ano. Hello. Converge. Yan sila, sir. Kasi may shorting na si Sir. Oh, may shorting. Oh, 16-17. Tapos, blue, parang ano kasi to, mabigat to eh. Ito, malagang lugi ka na nito. Kasi mahirap yan. Blue chips kasi to eh. Parang blue chips na rin siya kasi mabigat. Ang laking market cap nito, di ba? Oh. Ilang beses ba yan in, ano, yung price eh reject? Dalawang beses siya. Oh, ganun talaga, no? From 25 to 20 to 16 yata. Ganun ba? Tama ba?
Yun na. PXP, oh. Ito, di SCC rin pala kay Sir. Wala si Sir Rani dito. Etong SCC, nabili ko to dito. Yung sinel ko, ma'am, sa group. Hmm. Yan. 1020. Yun. Tapos lumabas. Tapos sakap lang yun eh. Sakap lang. Tapos i-loaded daw sa ano. Yung sa Investa Cup, eh, putik, biglang nag-error yata yun eh. In this katos na ano, nag-sell bigla na bigla. Parang si Sir Rani, meron din ito. So, si ma'am, kasali na niya. Nag-top, ano yan? Top 1? Hindi ko naman, nakapokus ako sa ano ko eh, sa port ko eh. Kasi ang daming play, so... Pero nag-top, ma'am, nasubukan ko ma'am yung sa ano, yung my team yung sa AD, kay Jason. Kasama ka siya sa group nila dun eh. Maganda rin yung Discord group do. Parang baga kami nag-liga-liga. Ala, dun, nasubukan ko mag-top 1. Whole 7. Ayan. Sina, ano? Ano ko nga sa sarili. Sarana na sa mga bago yan. Yung number one ngayon, yung number one ngayon, sir, ano? Sa, kila Sir Francis, teammate kila Sir Francis yata. Salvador, yung, ay, kaano niya, klase niyata sa ano, sa Invista PH. Kaya ano, okay rin yun, sir, no? Kaya ano, pangalan nun? Yung mataba. Yung community, hindi yung community sa Invista Trader PH ba yun? Yung engineer, yung ano? Yung engineer na ano, yung founder nila. Tsaka ano, ito, meron na akong team wide. Ito ma'am, sige, share ko yung babing bago ko. Yan, abangan mo to dito. Akala ko nga, ito nga yung sinasabi ko sa'yo, pag nag-close to ng 8, sinasabi ko dun sa ano? Hello, ma'am? Apo. Tapos, ayan. Pero yung volume, okay, ano pa naman. Pero bearish, ano rin ti. Parang, ano siya? Bearish engulfing. Itong ano to. Pero tingnan lang natin. Baka mag-retest sa 50, ganyan. Kumanda na. Kanina, lagi tayong paano-ano do. Kumanda na yung ano. Alin? Kumanda. Alin, sir? 7 to 8. Meron pa pala akong 5 years. Mag-practice. Ang madali kasi is technical. Ano? Kasi kabisaduhan ng technical eh. Yung paano mo malalaman nawawala ka sa focus, yun yung ano, mahirap kontrolin. Psychology. Psychology kasi, talaga magpapalad. Kasi alam paano mo. Yung psychology plays din talaga sa ano, sa trading. Pansin ko rin yan, Sir Ben. Parang parang through the years ah, parang yung una kasi parang technicals tayo no, pero it plays din yung ano yung psycho eh. Pero pag na-master mo na, medyo nagamay mo na, medyo ano mo na, kilala mo na yung sarili mo, medyo maging okay din eh. Oo, pag oo, di ba? Dati sa 2 years ago, 3 years ago, ganyan tayo lagi, di ba? Parang ano, denial yun, denial. Oo, minsan nagagalit pa tayo, bakit hindi tayo true? Pero parang ano, pag nanalo tayo, sobrang tuwa pa tayo. Pero ngayon parang pag nanalo ka, parang wala na. Parang siya, wala na ano, hindi na big deal. Hindi na, parang hindi na, wala nang special, parang wala na. Wala lang, umita ng 1 million sa anong percent, wala lang, kalma lang. Parang ganyan, yung ko Sir Ben, ni Sir Gia, di ba parang ganun na rin, no? Parang hindi, wala parang,
yun nga yun, sir, yung pumasok sa sinasabi nilang parang boring talaga yung pag ano yung trading. Hmm. O kasi parang ano kasi no, doon ka talaga ano no, parang pag wala kasing setup, wala din kasi talaga eh. Wala kang setup. Ibig sabihin, discipline trader si Sir JR pagka ganun. Kasi hindi mo kailangan pilitin eh. Oo. Kung talaga discipline, mamimilit ka ng ano, hilaw na setup eh. Oo. Kasi nung... Dito. Isang sa watch. Dito eh. Na. May dito, may green, may RC. Oo, oh, yan. RCMM. Delete mo na natin yan. Alam na. Delete mo na natin na. Alam na. Screenshot. Ito, diba? Pag AOTS, diba yung... Alam na natin yan. Pero nung time na kasi na ano, hindi na ako gano'n na gano'n ng AOTS. Basta... parehas kami ni Mike. Narinig yung ba? Apa-apa. Pareho tayo ng picture. Oh, pareho kami ng setup. Ganyan, no? Pero bumili ako sa support ng sa around 24, no? Pero ang ano ko kasi, yung ano, mga bread and butter ko kasi, mainipin kasi ako eh. Kaya isa yung sa factor, dapat kilala niyo yung sarili niyo. Kasi kung hindi, si Mike kasi may tiyaga siyang mag- trend follow, pero inyo ilang araw niya itong hinawakan kung dito siya bumili. Breakout nito? And dito? Yan, yeah, dyan. Diba? Dalawang plate before nag-breakout. Ilang araw niya ito binay? 6 days. 761. 761, sir. 761. 761 saka 762. Oh, sir. Ang ano ko, is yung 26 days, kaya mo bang ano yun? Hawakan yun. Diba? Yun yung ano. So, wala kasi akong nakita ng ano eh. Reason for selling eh. Kaya hindi ko ano. Unless na kung tulad ko na kunwari ganito. 1, 2, 3 benta na ako or 1, 2 wala kahit anong mangyari. Nangyari na yung trading plan ko. So mag-aantay na ako uli ng setup ko. So ganun lang. Ganun lang siya. So pag lumabas na yan, hindi ko nakahabulin yan. Maghahanap na ako ng ganito uling setup. Tapos mag-breakout sa DB50 or at least gumagawa siya ng support. Ibili na ako doon. Para at least tight yung cut ko. Pag nalaglag, alis na ako. Ibig sabihin na invalidate yung plan ko na hindi ito yung pinaka-support niya. Kasi nung previously, may support na, tapos hindi na binabalikan yung pinaka-low. So, bumili ka na dun sa, bumili na tayo dun sa lugar na to. And then, antayin mo na lang siya na, kasi hindi naman talaga sa 3 ako nakabenta, dito lang sa May. 2.5 ang tama ko. Sa half, diyan lang. So, ano lang, hindi ko na hinabol yung... Inano mo itong resistance dito sa left side? Yung may dating highs dito? Kasi ito din yung una kong consider. Para same kasama din siya, sir. Kasi... kasama din siya. Pero ayun oh. Pero hindi ko na ang tawag dito. Gulangan na kasi kung kumbaga isang daan kayo na magbebenta kayo dito sa dulon to. Dito na lang ako magbenta kaysa. Kasi alam mo nang maraming magbebenta doon. Alam mo nang may risk. Dito pa nga lang nag-iisip na ako.
Dyan pero, din. Pero, ayun, kasi kitang-kita mo yung, ano, kitang-kita mo yung hindi bumababa yung lower low. Ah. So, may momentum talaga siya. So, inantay ko lang na pumitik. Tapos, yun, benta ka na. Tapos, antay ka na lang ulit. Kasi lahat ng pag ginornal mo yung trade mo. Ewan ko kung nasubukan nyo yun, nagkaroon na kayo ng mga 10%, 15% na negative dahil kakahabol ng ganito tapos biglang bubuhusan. Matututo ka na sa plan mo na hindi na ako bibili ng mga lumilipad na stocks. Mga ganun. Unless naalala ko si Sir Finn, 2017 ba yun o 2018? Now ba yun? Nahinapon ni Sir? Now ba yun, Sir? February 15, pre. Nasa Pilipinas ako noon. Natulog ako ng, kasi break time. No? Pagising ko ng alas dos yata yun. Kasi 1:30 resume, di ba? Pati na alas dos, nagkabuhusan. Ano? From... Oo, tapos mahina pa yung connection sa Pinas, no? So, talagang from there, talagang ano, tumatak na sa isip ko yun. Kaya sabi ko, malamang naulit to. Ito, parang ganito yun, yun. And then, dito, sumalo din tayo ulit dito. Parehas so, nga ng ano. Hawak pa natin to. Pero ano, may sa akin naman, yung iba, ginagamit nila yung tawag dito na, tawag dito, 6 pesos support. Ano tawag doon? Psychological, oo. So, dali siya lang. Yan. So, ito. Go. Tapos, inabangan ko lang siya. Sa is, doon na ako bumili. Tapos yun, hanggang ngayon, hawak na lang. Hold pa. So, ang ano ko naman dito, ang play. Kasi console box to, di ba? Pero minsan kasi, masyadong mahal laki tong week na to. So medyo para sa akin, hindi baka yung bilis ng week na ganito, baka pag nagkabuhusan ulit dito, mabagal ako magbenta. So may ginagawa akong pinapalitan ko ng ganito. So, line chart? Yes. So, ginaganyan ko siya. So, Missino, line chart? So nag-ano lang ako. Na which is my influence. Sinanapan ko lang siya ng parang ano kasi ito eh, parang 25% ng chart. 75. Parang 75. Basta ganito lang ako mag-back. Sabi ko medyo mabigat kasi ito yung previous resistance. So, kahit dito ka galing sa is, ay na mabilisan lang ako mag kahit ganyan. Ganyan lang. Kahit nga ganyan eh. Kung ano na ito nga untog muntik na kanina ng ano eh magbenta ako. Yung reasonable naman na ano sir, 'di ba sir, mga 8% okay na 'yon. Ito 12 yata kay Missino yata, 'di ba sir? Parang ganun yung ano niya. Oh, may discussion pa kami ng maminsan nagka 5% ng say. 5% na, pwede. 5%. Ito kasi, 5% take profit kung malaki yung pumalaki. Kasi kung magaling ka sa technical, pwede itong magawa ng ano, pwede siyang, kita mo na oh, pwede siyang magawa ng two top, which is, ano, bearish signal, dalawang sungay. Pero, tingnan mo kung i-break niya to. So yun, i-break niya to kasi parang nauntog siya tapos magkakaroon siya ng breather kasi nasa
ang RSI niya nasa parang nasa 60 above 50 pa rin to. Tapos minsan tinitignan ko kung okay pa yung nagsusupport pa siya. So medyo labang nga pa ng konti. Kasi pag break na niya yung pinaka ito yung support. So hindi ko naantay ng 50 yan. Kunin ko na yung ano. Profit mo. Kunin ko na yung top. So ganoon. Yun lang. Box. Tapos double, triple box. Tapos hindi na ako gano'ng nag-aabang sa breakout ng MA. Kasi ang tawag ang base sa ano ko, siyempre, di ba? Si, kahit sila JR, di ba? Ikaw, JR, di ba? 2 to 3 days ka lang, benta ka na eh, no? Oh, 2-3%, okay na. Pero malapit kasi si JR, all into eh. Hindi ko alam gano'n. Grabe pala ito. Ilang transition, Kahit so talagang sige. Share mo? Parang ano sir, si Bala Irving mga 5% pero 1 million. Kasi 5 million kasi 'yun. Discipline. Kasi share ko lang yung natutunan ko, no. Pa kayo, 'di ba? Kayo ba pag nagpe-trade kayo, lagi kayong kinakabahan pagka tumataas na yung game nyo nang hindi nyo alam kung saan kayo magbebenta? Na-try nyo na ba yun? Apo. Ma'am Arlene, naranasan mo na yung gano'n? Parang nabablang ko na nawawalan. O, di ba? Parang nagiging dread. Di ba nakatingin ka sa Instagram, tapos maya-maya tingin ka ng tingin sa call financial mo kung ilan na yung ano mo, ilan na yung screenshot mo, na screenshot ba? Screenshot. Parang dati tayo. Yung natutunan ko sa sarili ko na nung sinabi ni Sir Akio, na sabi niya, isang sign na ang tawag dito, na hindi, yung weak trader ka pa is na-hype ka, is tingin sa dun sa game mo, sa portfolio mo. Wherein yung ano naman, yung mga veterano, hindi na sila tumitingin. Tulad na sinabi ni JR, kung actually, yung iba doon, ibang big boys doon, nagbebenta na sila. Nagbibitaw na sila ng ano. Kasi wala na sila mabebentahan pag inantay pa nila. Or hindi na. Sa kanila kasi kailangan nila ng game. Kumbaga yung mindset ng small trader tulad ng sabi tayo, nila Sir JR, sa mindset ng mga big boys na sila, yung mga bakos, yung mga ganon. Nag-match na si Sir JR doon. Kaso nga lang, maliit lang yung ano niya, yung profit niya. Pero pagka, kung mga 10 million na yun, tapos ganun pa rin ang ginagawa niya, compounding, mabilis niyang lalaki yung pera niya. So yun yung tinuro na natutunan ko rin sa sarili. Ba't ako tingin sa portfolio gain ko? Ilan na yung gain ko? Ay, 17, 20%, 25%. Pero kung ikaw, focus ka doon sa malapit ka ng malapit ng tamaan yung, let's say, dito pa lang yan, no? Nag-breakout na dito sa time na to. Nakikita niyo, ma'am. Apo. Tapos, ang plano ko dito. Malamang ako, kung ako masyado akong hype, tingin ako ng tingin sa call. Ay, ano na siya? Kumbaga, nag-20. Ay, malayo pa yan sa ano.
mataas na yung game ko. Pero kung ano ka, trend following ka, wala kang problema kasi hindi pa siya nag-i-snap sa MA20. Hindi ako magbebenta hangga't hindi yan nag-close below MA20. So yun yung mga kanya-kanyang trader. So ikaw, para mawala yung kaba mo, kabisaduhin mo yung chart na gusto mong pattern na gusto mong kabisaduhin. Kasi pagkakabisado mo na yun, hindi ka titingin sa portfolio mo hanggat di, kasi nagiging objective ka na eh. Ano yung objective mo? Mangyari yung base setup mo, di ba? Whether small gain yan, or biglang, let's say, bumagsak yan ng ganyan, handa ka kasi na-practice mo na yung sarili mo na out of 100 charts mo, kaya nga tayo nagbabackfest, out of 100 charts mo, pag may nakita kong ganito, magbebenta ako. Di ba? Pag nangyari na yung isang na-meet yung box ko, magbebenta na ako kasi na-meet ko na yung goal ko. So yun lang yung masishare ko. Kasi sishare ko sana yung IRC. Parehas lang din naman eh. Ganun din naman yung setup. Ganun din yung concept. Oh, ganun din yung ganun din yung setup. Kasi tayo kasi, ano na tayo eh. Kumbaga for, kung ano na yung setup natin, ganun na lang din naman ulit. Hindi na ako nakapag-trade na hindi setup. Ang tagal na siguro. Hindi na talaga yung ano, sir. Wala. Tapos, dati tira tayo, lang ng tiyo. Oh. Ito yung pinabantayan. Wala. Yung mga binabantayan. Kaya ano, okay na ito. Hinug na pa. Pwede ka nang bumili. Tapos, bahala ka na. Basta na nangyari yung setup mo. Tapos pag bumaba, at least handa ka na magbenta kasi wala ka ng emotion, so lang tapos hanggat maaari kontian nyo lang yung indicator nyo. Magkanad lang po tayo sa setup lang, kumbaga huwag ka lang tumingin sa platform kasi kung hahawak ka, nabaliwala yung lahat ng pagbabackfest mo, yung pagpukuyat mo dun sa pagkakabisado mo ng chart. Kung i-hold mo lang. Kung hindi ka magkakat. Kaya mayroong mahaba kasi yung ano eh. Kaya si Sir Mike, nagtatrans siya ng bidet. Kasi kung let's say, una kong buy, 35% dito ko. Tapos sumunod, nag-breakout yung another 30% ko, nag-follow through, another 30% ko, blah, blah. Tapos another konting, ano lang, benta na ako. Yeah. So, yun, may ano din yan, may strategy din yung sa crunching. Kaya hindi, sa JR, nasubukan mo na nag 90% ka, pero binawian ka ng 5%, masakit, no? Diba? Mabigat, diba? Mabigat ang... Okay. Kaya kailangan matapang ang bituka mo, sigmura mo nga. Nasisigmurain mo to. Na ilang... Biro mo, ilang araw mong aantay na kung mag-consolidate ang 30 days yan, di. Diba? 30 days ka maghihintay. Kung dyan sa maglalaro. Kaya minsan nag-isipin mo na lang, i-scratch trade ko na lang to. Diba? Kung ano na lang, magtabla na lang kami, makaalis na ako dito. So, tas biglang lipad pala, no? Oo. Kasi yung mga ganun, dapat ano, Okay lang, no?
Tapos pag bumaba naman, oh genius, oh, di ba? Ganun, sir. Hindi naman na talaga malalaman. Yun, tapos expectation, hindi naman talaga siya lahat talagang tutuloy lilipad-lipad. Ang dito kaya naman lumilipad to ng ganito is yung mga tao, sentiment, third telco, di ba? Pero ang sentiment ng tao, third telco, pero yung mga big boys, magbebenta ako. Magbebenta ako, tapos lang kami. Tapos yung mga, tapos yung iba naman na hindi nakabili doon sa baba, ito na yung pagkakataon nila. Eh, may bili uli sila. So, mag-aantay uli yan. Parang cycle lang siya. Ikaw, sir, pag nagbebenta ka ba, sir, tranche o isang bagsakan lang rin? Depende or ano ba? Ako ngayon, isang ano lang, isang benta isang lang kasi. Isang board that lang. Isang ano na lang. Isang bentahan na lang. Kasi yung pinipila mo, sir, or diretso? Hindi ko pinipila. Inaantay kong ano. Inaantay kong bali, diretso, buhos, gano'n. Sell on strength. Gano'n ang ginagawa ko. Sell on strength. Yun. So, yun lang. Galing, Lucy. Oh. Kaya dapat kunwari ganyan pa lang. Oo, mata ano to. Oo, tapos. Kasi ngayon pa. Tsaka marami namang kasi dati ano. Hindi nga, may nipid kasi kami dalawa ni Mike dati. Magbo-Bollinger Band kami yan. Tapos mag 5 minutes ba, Mike, o 15 minutes? Early morning, mga 5 to 10 minutes, yun yung ano natin. Mga 5 to 10 minutes. Nag-trigger doon sa ano, Bollinger Band. Isiset na namin yun. Tapos, pagka, ano na, kung sino yung kunar ito, lumabas na, o benta na kami niya. Pinapalitan pa namin yan ng ano eh, Haken Ashi pa, ano? Pinapalitan pa namin ng ganyan, Bollinger Band kami. Tapos, Haken Ashi, gaganyan yan. Tapos, pag mayroon ng spike na lumabas, mabas na. Sabihin ko, nagbenta na ako, mabas na. Ganun kami sa... Pero nung bullish dati, kumikita din tayo nung dati, di ba? Oo, nung bullish, pero nung pababa na ng pababa. Pababa na, wala na, hindi na. Nung ito na. Nangyari na to. Kasi akala natin yan nung ito yung tumaas. Akala natin ano yun, simpleng pullback tapos ano, hindi na umangat to. Oo, yan na yung pinaka-top hindi na bumalik sa 8K, hindi na bumigat tapos
ayun na, dumating na yung ano na, yung virus. Ay, hindi. Bago pa yung ano, yung kay Trump pa muna tsaka China, no? Oh. Yung ano, yung Trump China, yan. Ito, ayun. Trump, ito yun. Yung naglalaban yung Trump China tapos nun dinagdaga ng ano, virus. Pam! Grabe. Grabe yan. Pulak-pulat. Pulak-pula eh, no? So, Tiba-tiba, sir, yan yung may shorting. So, yun lang. Ano ba yung all-time? Asian ba? O Asian yata. Asian yata ito. Nakahawak pa sila dyan? Ito. Yan. Kung hindi na siya bababa dyan. Ang ano naman board lot kasi nito. Nakakatakot. Nakatakot yung board lot nito sa ano. Sa umaga. Nung kung dating... Dice pa yan. Pwede pa yan. Sana kung ano. Pero... Kung may ano ka sa baba, sir, no? Hindi, kung ako, kung ano, pwede ko pang pasukin yan eh, kung mag-consolidation at dice. Kasi pasok pa yan sa ano, Feb 23, ang ano ko kasi, yung, di ba Servin, pag yung nasa 23.6 pa siya, so ano pa siya, continuation of the ano trend. Yan, yung clean out ni Servin. Isa pa rin yan, pag bumaba na siya sa, ang may ideal kasi, tsaka ano eh, may tinatawag silang ideal, saka may tinatawag silang normal. So usually, yan, ganyan, pinat ni Servin. Pag yung, ano siya, pag nag-pullback siya at within sa 23.6, ideal dito yun. Dapat, dito dapat, kahit needle, hindi dapat yung mabutasan niya. Dapat andyan lang siya. Tapos konso, tapos continue siya na mag-a. Ano ba tong ano bang balita dito? SOR? SOR yata yun? Sinasabing ano? Hindi ko nga alam na yung mga news, Sir Bin eh. Hindi ko na nga... Yung, dati, akala, ano ba itong asin dati? Parang wala to dati eh. Ano ba ito dati? Ah, speech. Parang speech. Kasi magpataas pa naman yung RSI. Oh. Ibig sabihin, wala akong divergence na... Hello. Akala ko tapos na yung ano natin. Pero nag-continuation. Oo nga, haba, hindi na putol eh. Wala sir, nag-ano siya, nag-message yung ano eh. Yung Zoom unlimited na... Unlimited daw. Eh, parang gift. May gift. Ganun. Ayos na. Parang siguro na parang, later na maraming na, tao. Parang wala na sila Ma'am Arlene eh. Ano na rin ako, 11:30 kasi may pasok pa bukas. Hindi, meron. Pero oo, 11:30. Tama, 11:30. Kayo bahala, sir. Sige. Paano? Musta, sir? Okay lang yan. Si Sir Francis, ah, biyahin ka na dah. Ikaw wala bang ano? Walang plano ano? Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Kamusta kaya? Nandiyan ba? Hindi, wala. Si Sir Francis. John Francis na Salvador. Dito sir, na sa... Sir, kamusta? Oh. Ito, medyo malayo to. Taichung to eh, Sir Francis. Hindi sir, kayo na pa ako. Kayo na pa ako sir. Nakikinig lang ako sa inyo. Salamat. Kamusta sa inyo ng mga sir? Josie, ang daming natatunan. Kahit ano lang, maiksi lang na ano. Ang daming na-discover. Wala na kasi may COVID eh. Kaya hindi na ano. Tsaka minsan may pasok din ako sa weekend. Kaya ano. Sir Bin, may pasok na rin sa weekend.
Binira na. So, si Siyuri, minsan napunta dito, paminsan-minsan, ano-ano kami. Pero, pareho lang kasi, si Siyuri kasi, ano siya eh, more on pullbacks eh. So, alam mo man, yung rebounder yun eh. Ganun yung pullback eh. Dati tuwan-tuwa ako sa ano eh. Dati tuwan-tuwa ako sa ano eh. 10% pagbagsak. Hindi na. Ah, bounce play dati, hindi na. May Q&A. Ano, si ano? Ay, si sir, kay Sir Mike po. Sir, dun sa ano, yung sa Molinar, may tinitingnan ba kayong percentage ng, kuwari, exit na kayo. Nag-exit na doon sa percentage na hinahanap nyo pagdating sa bowling urban? Actually, dati, na-discuss, tayo ba yung na-discuss, Bin, na, o kami ni Yuri, na pag masyado na siyang stretch na lumagpas na siya ng 10% sa Bollinger Band, naka-ready na kaming mag-sell. Kahit si Yuri, alam ni Yuri yun. Ganun yung ano namin. Minsan hindi ako tumitingin sa RSI. Doon ako sa, ang indicator ko talaga na masyado na siyang stretch doon sa ano. Kasi it's BM kasi dati kung naalala mo, laging nagna-90 yun eh, laging nagna-90 eh. Pero kusa pa rin siyang umano, kusa pa rin siyang tumataas. Pero pag nakita mo yung Bollinger Band, nandun lang siya sa Bollinger Band, upper Bollinger Band eh. So ang ibig sabihin, pag nagtitrigger dun sa Bollinger Band, pag nandun pa rin siya sa, natatamaan pa rin siya ng Bollinger Band, hindi naman siya 10% o 20% mataas sa labas ng Bollinger Band. Okay pa rin siya, kahit yung RSI nasa 90, 91. Pero pag yung above na dun, above na dun, mag-ano ka na. Kung malaki naman yung ano mo, kung malaki naman yung inallocate mo, kahit mag-sell ka na ng ano, mag-sell na lang ka PO kung gusto mo. Yun yung indicator ko ha, hindi ha, iwan ko lang sa iba, pero yun yung sunod-sunod. Pero may period din ba yun, sir, or wala naman? Ano? Ano po? May period din po yun, yung Bollinger Band. Ano, kumbaga, ginagamit ko lang yung Bollinger Band para mag-sell ng ano. Indicator ko siya para kung sobrang ano na, sobrang taas na. Sobrang taas na siya sa RSI ko. Hindi ako tumitingin sa RSI kasi well, tumitingin ako sa RSI pero hindi yung ginagawa, ang ginagawa ko indicator para sa signal. O signal, sell signal is yung Bollinger Band. Hindi siya by signal ah. Yung Bollinger Band ba yung nagsasabi na ano sa iyo, sir? Benta ka na, okay. Mike. Ah, ganyan. Ready ka na mag-bid. Sir, applicable ba yan sa lahat ng stocks? Para yes. Kahit mga third liner, second liner? Pwede, yes. Pwede yun. Backtest mo, sir. Pwede rin nga siyang entry eh. Oo, oh, pwede. Kasi kaso wala, hahaba tayo eh. Pwede rin entry yun, kaso wala. Kasi yung initial breakout nun, yun, pwede ka nang upper band. Oh, doon siya. Upper band. Unang breakout nun. Diba na, backtest na natin yung sa mga pahulog, sir, eh, no? Oo. Oh. Kahit yun sa mga downtrend, eh. Oo, di ba, sir? Alala mo pa dati yun. Alala mo. Pero yung Bollinger Band mo, sir, default lang na, ano? Oh. Default lang, default. Default. Ah, default lang, oh. Yung ang gitna niya is ME20. Ulitin natin, sir, pag may vacant, sir, maganda, parang maano na natin, no? Parang ano lang ba? No. Pag bakante. Sige, thank you. Tapos sa susunod. Thank you, sir. Sige, bye-bye. Sige, thank you.